Hi, I'm Alan, and welcome to Dinato Drawing Podcast, Episode 15. And today, exciting na naman ang ating topic dahil I think she is one of the most, right now, influential personality in the crypto space. And she is known for her geometric fractals-inspired art. Naging speaker pa siya sa Investa Summit. And now, content creator in TikTok that mainly focuses on crypto and Web3. The goddess of blockchain, Marso, welcome to the show. Yo. Grabe. Grabe naman yung intro ng goddess of blockchain. Hindi ko kinahay. Normal na nila lang lang. Degen lang ako. Degen pala, ano? Ayun. Oo. Kamusta, Marso? Kamusta? Ah, okay lang. Medyo busy day ngayong Friday, hindi ko rin in-expect. Kasi first time ko rin na gumawa ng YouTube video. So, yung adjustment ko, inabot ng... Nag-set up ako ng mic 3 oras. Tapos, meron akong ano, 2 pang meetings ngayon na sunod-sunod. So, ayun. Medyo... Grabe, daming ganap ah. Oo, medyo busy. Pero... Okay naman, good okay problems lang. Pero ano ah, tawag dito, si Marso kasi, nakita ko na agad yung art niya dun pa lang sa parang, nag-explore ako ng crypto space noon. Tapos, hindi ko alam na may Pinoy palang gumagawa nung katulad ng art niya. Kasi parang na-explore ko ang NFT space around 2022. And sila yung parang nakita kong OGs sa space. And natuwa agad ako doon sa art style niya kasi ano eh, yung colors sobrang vibrant and yung shapes na ginamit niya is parang pag tinignan mo yung detail sobrang well put. Parang pag mirror mo din siya, ang ganda tignan. And feeling ko pag may kasamang kung ano pang influence, siguro ang ganda sa mata. Maraming ganda yung sa... salamat sa pag-appreciate ng art ko. Natouch ako dun. De, pero ano ba yung ano? Dati pa ba mahilig ka na mag-drawing? Oo. Pero ano eh, parang sineryoso ko lang siya around 2021. So, normal na, as in normal lang ako na art enthusiast, na graphic designer. So, ang mainly focus ko talaga is sa pagtatrabaho sa pagiging freelancer. So, etong art, hobby lang talaga siya. Pero pangarap mo syempre na maging artist talaga. Kasi, ano eh, iba eh. Iba talaga pag ano, ginagawa mo yung bagay na ano, masaya para sa'yo. Kumbaga, turning passion into something profitable na bubuhayin ka. Yo. So, ayun. Date na ako nag-start na. Alala ko nung ano... Nag-start ako magtrabaho, nagdo-drawing ako nun sa notebook. Tapos nun, ano, nakita yun ng team lead ko. Tapos sabi niya, ang pangit naman. Sinabi ang pangit. Oo, hindi ko makakalimutan talaga yun. Ma'am, kung nanonood ka. pero, yun, late na ako nag-start. So, wala yun sa edad eh. Kumbaga, nasa, ano talaga yun, sa interest mo. Kasi yung iba, sinasabi nila pag matanda ka na, ano eh, wala ka ng chance para mahanap yung sarili mo sa art. Pero hindi yun totoo. Kumbaga, kung nasa sayo talaga yan, nasa sayo pa rin yan. Totoo nga. Tapos, parang napansin ko nung sa inad kita, ang dami tayong mutual friends na parang malapit dito sa area ng Caloocan. Feeling ko may mga kabad... higher batch yung mga mutual friends ko eh sa akin. So siguro ka batch mo sila nung no may age reveal. Hindi ko sinabi ko ang batch. Wag mo. De, pero nagulat ako para ang daming mutual. Siguro taga dito lang din sa amin yan, mga norte, mga taga norte. Ah, taga north din kasi ako. North ako, north. Wag na natin sabihin yung lugar, baka puntaan ka. basta sa Encantadia, alam nyo na yun. Tapos eto pala, nung simula pa lang nung sa college life mo, is part na ba ng, ano mo, ng parang honing yung path mo as sa career mo right now is yung kuha mo ng course sa college noon?
Kasi ang ako hindi. Ang course ko nung college, ano eh, fine arts eh. Ikaw ba? Ah, fine arts. Journ. Ah, journalism. Ah. Ako, fine arts advertising ako. So, ang focus nun siya pa yung mga agency, promotions, graphic design. So, doon naman napunta yung path ko kasi for the longest time, naging graphic designer ako. Mm. So, after graduation, ano, parang pinursu mo yung pagiging graphic artist more, gano? Oo, kasi yung nanay ko eh. Alam mo ba, wala pang one kasi usually, di ba, iba 3 months pahinga. Ako, hindi. Mag-apply ka na ng trabaho. Mag-pahinga muna sana. Ano yung mga oo, papahinga muna sana ako. One month. Tawa, sobrang pressured na ako. Ang dami ko agad in-apply. 1 week pa lang. Yung pero, sa akin din, ganun eh. Parang, hindi pa nga ako nakaka-graduate eh. Ah, talaga? One week na before graduation, may nag-ano na na uy, nice. Job na sa government. Sabi ko, sige. Take ko na kasi excited na akong kumita ng pera. Oh, actually, maganda yun ha. Marami din akong kilala na hindi na sila graduate pero nagrekta trabaho na sila. Kasi sa larangan naman ng arts, hindi mo wala naman tayo ng mga licensure exam. Licensure exam eh, para patunayan yung kung gaano ka talaga kagaling, di ba? More on ano tayo eh, output, mga portfolio, experiences. So, kasali dito si Belle, di ba? Pero 19 years old. Ayo. Age revealed, yeah. Pero nagtatrabaho na sa grabe. Shout out kay ano, kay shout out sa iyo, Zebel. Napakalupit. Matindi yan eh, malupit din kasi yan eh. My idol. And ano talaga, going back dun sa art mo is ano yung parang dati ba, gano'n na yung art style mo? Or nagsimula ka din sa yung animes or mga doodling, ganyan? Oo. Kung before, wala talaga yung art style. Kumbaga, nag-ano ako, syempre, nag-try din ako ng anime, ng digital paint, nag-try din ako ng doodling, nag-try din ako ng 3D. Anything, trinay ko yan. Kumbaga, hindi ko mahanap talaga yung ano eh, parang sweet spot na parang ito nagaganda na ako sa kanya pero nahihirapan ako. May ganun. Meron naman ito simple pero parang feeling ko kulang. So, parang ano, nung tumagal, fast forward kasi sobrang tagal nun since graduate pa ako. Fast forward nung 2021, ano, nakita ko tong isang artist na to. Babae siya na nagpipainting. Tapos, ano, ang ginagawa lang niya is nagpipaint tsaka nakikinig ng hip-hop. So, at that time, mahilig ako sa hip-hop. Up until now naman eh. So, ayun, sabi ko, gusto ko yung ganito yung buhay ko. Chill lang. Chill lang na, ano, art, passion lang. Tapos, sobrang simple ng buhay na, ano. Pero as a digital artist kasi, parang ang hirap nun eh, no? Parang, paano ka magiging prominent artist sa digital space, eh, pwede mo namang i-copy-paste, no? Totoo. So, ayun. Nag-try lang ako ng maraming bagay, pero from that inspiration, parang na-push ako to say to myself na parang, ano ba yung mundo na kaya kong ipakita sa tao? Ano ba yung mga hobbies, mga gusto ko, mga ayaw ko, and saan ako comfortable. And I really treated art as if it was a therapy. Kasi yun naman talaga ang art, eh, a form of expression. And at that time, COVID, no? 2021, maraming depression na nangyari, hindi lang sa loob ng pamilya, pati na rin sa buong mundo. So parang I really want an outlet na makakapag express ako. And at that time, sobrang therapeutic sa akin ng mga lines. Alam mo yun, kapag nababaliw ka lang, yung gumagano'n ka lang. kasi, therapeutic siya eh. So, ayun, parang nahanap ko yung sweet spot na, ano, at the same time, tamad din kasi ako. So, kapag gumawa, pag nagsisketching ka, di ba, nagsasort ka sa geometric. Parang doon ko nakuha yun, na parang nag-sketch ako na parang, ah, okay lang to.
Naalala ko, ang una ko pa nung ginawa is mga animals. Ayun. Ay, parang, oo, gets. And yung ano nga, tawag dito, dahil nga, balikan ko yung art is yung parang therapeutic. Kasi nga parang isa siyang form of ano, self-expression na rin. Na kahit pagka nag-scribble ka lang or ano, parang part of something na hindi mo ma-explain. Kasi parang gumagana yung utak mo na nadadivert and parang napupunta sa parang ibang state na natutuwa ka. And yun din yung ginawa kong therapy, lalo na yung mga naranasan ko dati. Tapos, ang week of therapy noon is photo walk dahil dati wala pang pandemic. So, lalabas lang ako, tapos magpipicture lang ako ng random things na ano, parang nakikita ko lang life as it is na ganun. Tapos, sobrang mundane lang niya. Mm-hmm. And, ano yung mga, sino yung mga influence mo noon? Kasi parang may mga nakikita kong ganung style din. And ang ganda nung ginawa mo kasi dun sa parang ginawa mong style ngayon. Nagagawa mo siya ng bali. Kasi nakita ko yung progression sa'yo na parang yung iba hindi na nagja-geometric shapes and parang gumagawa ka ng sariling yung bagong style. Pero yung way of colors, yung parang yung personality nung art is nandun pa rin kahit wala yung mga shapes and mga ganun. Talaga ba? Hindi ko na. Yun yung napansin ko eh. Kasi parang may ginawa ka last yata. Tapos sabi ko, kahit di ko nakikita yung name, ah si Marso to. Parang talaga? Ganun. Oo. Kasi di ba yun yung magandang ano sa artist na pagka kahit wala yung name mo, parang kilala ka. Parang alam nila yung style mo. Alam nila as your work. Yun yung magandang ano eh. Compliment talaga as an artist siguro sa akin din pag ganun. Ang ano, mga naging inspiration ko, syempre si ano, James Jean sa New York. Kasi the way na pre-present niya yung artwork niya, sobrang prestige, sobrang ganda. And isa pa is, mahilig kasi ako sa street art. So si Ink 10, if kilala mo yung Ink and Clog, yung girl doon, she used to do geometrics. So, ayun. Silang dalawa yung naging parang main inspiration ko. So, siguro naghalo lang yung parang curves ni James Jean tsaka geometry ni Ink 10 para ma-form yung ano ko. Pero all throughout, ginagamit ko talaga siya kapag gumagawa ko ng lines. Parang it's something lang na, ah, ito yung trip kong Bali. Okay, gusto ko may pag-ano para social. Para may iba. Oo. Hindi ko siya ma-explain actually. Actually, ano, parehas kayo, may ganun ding influence si Lane. Parang nakita ko may James Jean din siyang nilolook up din. Parang parehas kayo na may ganun. And dito, ano ba yung nagiging creative process mo? Ano ba yung nauna? Subject, theme, or kahit ano lang yung maisip mo? Parang ganun. Usually, pag gumagawa ka ng piece. Usually, pag gumagawa ko ng piece, ano eh, nagsistart muna siya sa subject. Tapos, saka ako magka-come up ng team. Pero ngayon, I'm trying na yung story muna, dahil yung team, saka yung character. So, parang pabaliktad. Kasi parang, ang first problem ng mga artists is knowing their style. Pero, the next nun, what's your story as an artist? Kasi regardless na halimbawa, yung art style mo is parang may kamuka. Ang maghihiwalay lang sa inyong dalawa is how you tell a story. And as an artist, sino man talaga tayo, we're storytellers. We're here to express something na para yung ibang tao, panakita nila, makaka-relate sila, makaka-feel sila. Which is parang naging challenge yun sa akin sobra kasi ang background ko is graphic design. So, usually, kapag naggagawa ko ng artwork, parang kailangan laging ano, maganda yung kulay, kailangan laging precise. So, more on the technical side ako. Tapos, no, parang na-realize ko, ito ba talaga yung essence ng art? Hirap kasi sabihin na maganda yung artwork mo, pero maganda lang. So, parang kulang, walang puso. Parang ganun. So, ayun, yun yung struggles ko up until now na parang hindi ko siya ma-figure out. Ano nga ba yung story na gusto kong i-share? Totoo.
at the same time parang ano ako, so, masyadong reserved to share kung ano ba talaga yung emotions ko, kung ano ba talaga yung ano, parang I don't want to tell my own story. Kasi parang ewan ko, parang hindi ko pa, wala pa akong lakas ng loob eh. Totoo. Pero it's what makes your art unique eh, aside from the style. It's the story na only you can tell. Actually, ano, may yung going back dun sa sinabi mo is, pag nanonood ako ng gigs, lalo yung mga artist na bago sila magsimula ng kanta nila, is pinaka natatakot sila is to share yung sarili nilang story dun sa kanta. Kasi doon ka parang yung vulnerability mo rin eh, and parang medyo parang special yun sa'yo eh, na parang may part doon na parang ayaw mo muna i-share, ayaw mong ikwento sa iba dahil nga parang sa'yo na yun eh, parang sa'yo lang yun na experience eh. And nagigets ko yung ganung part kasi may certain na gusto mong i-keep para sa'yo, para sa sarili mo. Mm-hmm. Na sa'yo lang talaga siya, na yun, parang special sa'yo. Uh-oh. And, at, sige. At the same time, trust issues. Trust issues. Baka pag nilabas ko to, i-judge nyo ako. Mas may kaaway pala. Oo. Kaaway pala. Hindi, parang yun talaga yung nahihirapan ako, mag-open up. Yun talaga. Kasi parang, to be honest, parang nagkaka-trust issues ako. Kaya parang, ayaw magkwento. Parang gano'n. Pero, I'm trying naman. Gets naman. And, eto, parang, dalawang field din yung nalalakaran mo as an artist eh. Being in the designer side and an artist side eh. Parang, meron dito yung client base and yung sa artist side na, yung sa'yo na yung sarili. And, ano yung usual struggles nun? Kasi, gusto mo may personality pa rin yung gagawin mong art eh. Ano yung usually nagiging struggle nun? Ang usual struggle ko is, una, kapag halimbawa I'm trying to tell a different story or isang project or series, syempre iba na yung approach nyo, iba na yung ano kwento. So parang lagi ko siyang kino-compare na hala, same style ko pa rin ba to? Same pa rin ba to rin sa ginagawa ko before? Yun yung nahihirapan ako na i-maintain. Kasi ang sabi sa akin, ang advice sa akin is, ang artists, we are meant to grow our work, our styles. And huwag kang matakot na mag-try ng new things, mag-improve, kumbaga. Pero sa akin, parang nag-hold on ako rin sa identity ko na hala, baka hindi na nila makita to as ako. Mm-hmm. Parang yun yung isang sa mga struggles ko. So parang yung the way I lay out things, parang pag nagbago, parang naging parang medyo illustration na may onting halong 3D na parang naisip ko, ako pa rin ba to? Parang gano'n. Kasi kilala ako sa flat designs eh. So yun yung parang isa sa mga naging struggle ko. At the same time, ano, yung pabago-bago na, diba may dream ako, wake ka nga, ayoko na neto, bago na ulit. Ganon. Tapos hindi mo na siya tatapusin, tapos makikita mo siya, parang next year na nakita mo. Tapos sa'yo, okay lang din pala, tuloy ko na kaya to. Tapos gagawa ko ulit, tapos hindi mo tutuloy. Parang, ano tawag doon, parang, imposter syndrome ata yun. Parang feeling ko na, ay, hindi maganda to. Titigil ko na ito. Wag akong bago. So, ayun. Yun rin yung isa kong struggle. Tsaka, time management din. Kasi, kailangan mo ng momentum sa art eh. Kumbaga, kailangan mo siyang i-own as an identity na kailangan araw-araw ka nag-drawing. Tapos nun, kapag minsan, nagpahinga ka ng 3 months, 6 months, pa nag-drawing ka na uli, ang bagal mo na. Bagal mo na mag-come up ng ideas. Kasi nawala na sa sistema mo yung kung paano mo i-proseso yung mga bagay-bagay and kung paano mo siya gagawin. Yun yung na-realize ko. Kasi nung may momentum talaga ako, alam ko na yung gagawin. Kumbaga, pagbukas ko ng Photoshop, ganito yung mangyayari, ganito yung sequence. Pero nung nawala siya sa sistema ko, parang nag-a-ramble ako na parang, okay, anong susunod kong gagawin? Parang ganun. Totoo yun, ha? Yung parang yung power of habit nga na
yung consistency dapat nandun pa rin. Kahit hindi siya ganun pare-pares yung quality, basta nandun pa rin yung consistency nung ano. Nandun pa rin yung parang muscle memory, yung visual memory mo na ito yung dapat mong gawin, ito yung ginagawa mo dapat. Yan. Tapos, besides dun, yung sa, ito yung nakikita kong problem sa mga artist din, lalo na yung sa time natin. Kasi yung dati, mga artist nga, yung sinabi mo, yung na-share mo kanina is, magagaling sila, madaming talented, ang daming mas deserving dun sa spotlight. Pero, hindi sila marunong mag-market and hindi sila marunong mag-branding ng sarili nila. So, hindi sila napapansin and end up nagiging, nababurn out sila dahil walang pumapansin and napafrustrate sila kasi gawa sila ng gawa pero walang recognition. So, ano yung usual na nagiging, ano yung natutunan mo doon sa ganung process? Kasi, ngayon parang natututo na tayo mag, ano eh, ilabas yung sarili natin out there. Totoo yun. Na marami pang mas deserving, mas talented pa sa ibang tao na nasa spotlight. Pero ang problema kasi is yung pagpunta dun sa mismong spotlight eh, yung pag-market. Most artists, gusto lang nila maging artist. Ayaw nila na nag-market. Wala silang ibang gusto gawin kundi mag-gumawa. So, yung iba, ang ginagawa nila is nag-join sila ng mga groups or naghahanap sila ng curator or magre-represent sa kanila. Tapos yun yung maghahanap ng client. Isa yun. Tapos yung pangalawa naman is manual, which is yun yung as of the moment na ginagawa natin. Kasi we are treating ourselves as a specialist and as a brand, as a business. Doon napapasok kasi sa marketing yung ano eh, artist brand or art as a business. Kumbaga dalawa lang 'yan. If you're not a business, you're a hobbyist. So alin ka ron sa dalawa? Even though na nagfi-freelance ka, let's say nagfi-freelance ka as an artist, negosyo pa rin 'yan eh. Totoo. Kailangan mo mag-present ng portfolio, kailangan mo mag-solve ng problems, kumukuha ka ng client work, kumukuha ka ng client briefing, tapos ikaw mag-express nun. So, that's part of the business. So, kumbaga, yung pagiging brand mo, it's part of you treating your art as a business. And ngayon, at times na, syempre, meron ng AI, di ba? Ang isang conversation dyan is, what separates an artist to an AI? Lalo na ngayon, yung AI, sobrang bilis yung learning curve niya. Na, kumbaga, normal digital painter ka lang. Di ba? Eh, kayang-kayang gawin niya ng AI in just, seconds eh. So, anong panama mo dun, di ba? So, dun na papasok yung branding mo as who you are, as a person. Hindi na, like, before sa Instagram, if you post as an artist, di ba, ang pinopost mo lang art lang. Kung ano. Pero ang daming gumagawa. So, what separates you from those people? So you need to stood up and kailangan makita ka ng tao as who you are, as a person. Parang sa mga singers, let's say si Ariana Grande, di ba? People don't like her as dun sa solely lang dun sa songs kasi magaling siya bumiret. Hindi eh. They like Ariana Grande kasi when she presents herself, she's someone na parang gusto mong maging. She influences you and she inspires you to be someone else. Parang ganun. And I guess doon na din papasok yung ano, identity ng mga artists, which is nakakatuwa kasi alam ko naman marami introvert. Ako rin naman introvert din ako. Pero parang it's a time of our life na parang finally artists can get a spotlight. And we need that spotlight for us to elevate ourselves. Ayun. Totoo yun ah, yung sa ano, naalala ko tuloy yung sa Shark Tank na lagi nang sinasabi na dapat paggagawa ka ng business, hindi lang siya yung hobby mo na ano. Yun yung nagse-separate eh, na pagka gusto mo yung ginagawa mo pero hindi ka marunong mag-target and mag-analyze ng mga problems na gusto mong i-solve and gusto mong i-offer dun sa market. Nagiging hobby lang siya as parang
walang mararating eventually kung tuloy-tuloy lang yung ganun mo. So, ang ganda noon, dapat treat your parang craft as your business din kasi yun nga yung magiging branding and identity mo when you pumunta ka na dun sa in real life na yung ganung competition. Oh, tsaka most artists naman, 'di ba? Ano bang parang most artists pangarap talaga maging bread and butter nila yung passion nila. Mm-mm. So, parang ang ironic lang na ayaw i-promote pero it's something na you want to do for the rest of your life kasi when you do it, you don't feel like you're suffering, you don't feel like na nakakapagod siya pag nag-OT ka kasi you enjoy it. Mm-hmm. So work turns into play kapag ganun. Pero at the same time, you still need to have that discipline para masabi mong deserve mo yung mga bagay na kapalit ng ginagawa mo. So ayun. Nakita ko rin parang one time, nakita ko, nag-mural ka. Kasi parang nakita ko yung story ni Mike, si Sinos. Si Marso yun ah, sabi ko. Tapos nakita ko yung story ko rin. Tapos, magkakasama sila. Solid yun si Mike, solid yun. So, gulat ako. Nag-mural pala din si Marso. So, ano yung story behind sa mural? Pangarap ko talaga. Maging mural artist din. Hindi, gusto ko talaga maging street artist. Street artist, yung mga nag-spray can. Kasi malibit sa ang cool eh, di ba? Parang, ang sarap sa pakiramdam na gumagawa ka sa malaking-malaking world. Sobrang saya. Parang, hindi ko siya ma-explain na parang pag nadun ka rin sa moment, parang ano eh, mundo mo na yung malaking wall na yun, tapos gumagawa ka ng, tapos yung mga tao, pag naglalakad sila, nakikita nila, tapos nanonood sila, nakakatuwa. Masarap sa pakiramdam, kahit sobrang init na alala ko nun. Nandun kami alas 7, wala kaming kain nun, pero rekta na agad, paint na agad. Kumain kami 4 p.m. na, pero yung, grabe. Tapos tanghaling tapat, yung araw, nakatutok sa inyo. Parang required pa sa amin, may sunblock ka, may payong ka ba? Parang ganun, tapos tubig. Tapos nun, parang, kahit ganun na nakakapagod, na-feel ko talaga na parang masaya pa rin ako kahit nakapagod. Pero imagine mo kung iba yung ginagawa mo nun sa tapat ng computer, nakaupo ka, naka-aircon ka, pero sobrang burnout mo. Yun hindi eh. Pawis, yung init, yung madumi. Pero something siya na na-enjoy ko eh. And doon ko rin na-come up yung pangalan ko, Marso. Doon ba na Gangster. Ano ba yung story ng pangalang Marso? Ano yung pinaikli ko lang na pangalan ko? Ay, wait. So, full name siya. Siyempre, hindi natin sasabihin niya. Baka research na pala. Full name siya na pinaiksi ko. So, sabi ko, ito yung street name ko. Parang ganun. Pero pag may nakita kayong Marso na nagtatag, hindi ako yun. Kasi meron nagtatag Marso, hindi ako yun. Mahirap yung yung pagiging, yung sa mural art. Kasi kung kunwari spray can, ang hirap i-control nun. Can control. So sana yan lang din siya. Kahit yung brush eh. Ang hirap din ni nun eh. Tsaka yung kapag tinitingnan mo siya, alam mo, sobrang lapit mo, tapos parang isa nakaka-vertigo siya eh. So kailangan mo ng malaking space talaga para to zoom out. Kasi siya pa sa digital, gaganoon mo lang yan eh. Pero pag sa murals na, kailangan mo lumayo. Which is something na nami-miss ko kasi recently nagkasakit ako 8 months ago. So hindi na ako pwedeng mag-mural. Or sumaya sa mga street paint. Pero nakaka-miss din talaga. Nagulat din ako na astig, pala kayo sa circle. Magkakaibigan din pala kayo. Nagulat lang din ako. Solid. Idol yun. Si Sina. Sobrang galing yun. Gusto ko din yun kausapin. baka pagka i-PM ko siya. Tapos narinig ko to sa Aswang Twitter space na may synesthesia ka na may parang condition na
yung mga colors pwede mong natitikman or parang ibang ano siya. Ano ba yun? I-explain mo nga. Ano yung synesthesia muna? Natatawa ako na yung iba, pag sinabi mong synesthesia, oh, anong lasa na ito? Sinasabi agad ganun. Oh, hindi siya ganun. Hindi siya ganun. Kumbaga, bigla na lang siyang, bigla mo lang siyang ma-feel. Mm. Usually sa music ko na, ano yun, halimbawa may narinig ako ng certain na music, tapos parang sa akin nakakita ako ng kulay ng visual or minsan naamoy ko siya parang gano'n. Pero hindi naman siya yung bigla. O, anong amoy nito? Pag nakita mo tong kamay ko, anong lasa niyan? Parang gano'n yung ano eh. Hindi ko maano na, hindi yung gano'n. So random siya minsan na dumadating sa inyo. Oo. Pero ano naman siya? Something na parang nakakatulong na parang experience kasi siya, hindi ko ma-explain eh. Pero parang ganun, may times na parang ito parang nakakaano yung feeling niya, parang ang ano ng feeling pero hindi ko ma-explain. Parang ano tawag dito? Parang yung feeling niya na parang masikip. Paano ko explain yun, di ba? Parang ang uncomfortable sa pakiramdam. Parang buntis lang eh, na pag nakita mo. Pag naririnig mo humihinga, tapos sa'yo, nakakainis! Parang gano'n. Share ko lang yung, kunwari si Stevie Wonder, di ba bulag siya? Tapos may synesthesia siya. So every time na nagpe-play siya, kahit bulag siya, parang nakakita siya ng colors daw. So, ah, talaga? Yung trivia dun sa kanya. Yung sila Billie Eilish, meron din eh. Oo. Ganun din yung sa akin, music. So usually, pag gumagawa ko ng artwork, ang inspiration ko madalas is music. So kaya rin siguro yung lines ko ganun. Dahil siguro dun ko nakukuha yung parang flow. Pero para sa akin, therapeutic siya. Usually, ano ba yung pinapatugtog mo pagka ganun? Habang gagawa ka? Mahilig ako sa ano eh. Parang experimental music, sila FKJ, si Latado, sila Sundrop Garden. May hindi ako sa EDM ba yun? Pero alam ko parang may part, tapos may ano. Si, ang pinaka-favorite ko si Pogo. So, ang ano niya is mahilig siya mag-mash up ng mga palabas. So, meron siyang ginawa na parang Disney mashup. Tapos, hindi mo maintindihan yung salita eh. Pero, galing lang siya, halimbawa, sa Alice in Wonderland. Yung merong isang strip doon ng episode, doon lang niya kinuha lahat ng music para makagawa ng music. Tapos, sabi ko, sobrang galing. Sobrang galing. Kasi, parang, paano ka makakagawa ng music ng binabaliktad mo yung mga words. Tapos, yung parang simple na yung point, ganun lang, nalagay mo siya, tapos nakakagawa siya ng music. Isa din na gusto ko si 20SYL. So, French, ano naman siya? French DJ. So, mash up siya ng EDM and parang hip-hop jazz, parang ganun. Yun yung mostly kong mga pinapakinggan eh. Mga EDM na may halo-halo. Ano yung, may nagkaroon ka ba ng moment na parang nung habang nakikinig ka, ano yung pinaka-vibrant na may colors na nakita mo or ano, ganun? May ganun yung ano, yung sa kay Alina Baraz. Anong content? Kasama niya nun sila, ano eh, Gali Matias. Nakalimutan ko yung title. Okay, search ko. Sige. Alina Baraz. Saka yung ano, Blowback. Nakalimutan ko na kung sino kumanta. Fantasy, yan. Ni Alina Paras and Galim Batias. So, nung habang pinapakinggan mo siya, talagang vibrant yung ano, parang... Parang nararamdaman ko siya noon. wait, hanapin ko yung artwork na ginawa ko para doon. Around early, nung nagsistart pa lang ako noon eh. Portfolio 2021. Ito yung in-exhibit namin. Yon. Set up ako ng mic, 3 oras. Yun talaga yung favorite part ko nila. Sabi niya post, let's shift. Uy, may pag-giveaway na tayo sa podcast. May chance to win a free limited edition shirt ni Kiskit by just following our instructions.
simply post an IG story of any episode of Dinato Drawing Podcast and please do tag us at Dinato Drawing to join. Happy listening! So, ito, ang inspiration na ito is yung fantasy ni Alina Baraz. Ayan. So, parang nafe-feel ko talaga siya na ano. Hmm. Asan? Ah, ito. Oy, nice. Ang ganda. Actually, yung set, yung mga, yung parang yung set na ganito, ang ganda nung, ito yung tinignan ko kanina. Isa yan sa mga first pieces na nagawa ko na nagsiseryos ako. Ang ganda, oh. Paano ito? Mini-mirror mo talaga? Yung pag-mirror. Oo, naka-mirror siya. Ang ganda. Naalala ko ito. Doon ka ba parang doon ka na-formulate mo yung kulay dahil doon? Doon ka kumukuha ng palette? Pagka, sa songs? Oo. Oo. Kasi kinukuha ko yung parang feel niya eh. Uh-huh. Yung feel no kanta. Ang galing nun ah. Kasi parang bihira lang makarinig ng ganun. Ay talaga. Bihira lang makarinig ng ganun. Ito. Pero ayun, yun. Tapos, ano yung parang mga notable na collaborations or parang projects na nagawa mo na isa sa favorites mo? Mga ganun. Isa sa favorites eh, nung dami. O, di lang naging collab ko eh. Pero siguro yung pinaka naging favorite ko yung ano, yung sa Dead Fellas. Mm. Kasi ano eh, parang hindi ko na-expect. Tsaka parang ano eh, something na bago sa akin. Kasi parang ano siya, gagawa ko ng version ko yung character nila. Mm-hmm. So parang sabi ko, okay. Tatry ko lang. Tapos ayun, nagandahan sila. I think nakuha ko third place, pero top 10 yun eh. Ayun. Yun nice. Lang. Nag-exhibit kami. Ayun. Tapos, punta na tayo dun sa, nagulat ako, nandun ka rin sa Investa. Kasi, ang random nun eh. Parang, may artist din dito. Oo. Oo, gulat ako. So, parang, nag-Investa din kasi nung pandemic. Ay, talaga? Hindi na natuto mag-stocks, mga ano, yung mga basa ng chart. Pero yung mga short-lived lang siya kasi hindi ko kinaya yung trading. Hindi ko kinaya. So, ano yung kwento doon? Paano ka napunta sa Investa Summit? Kasi, noong time na yun, nag-NFT na ako. So, may kakilala ako na taga-Investa. Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Pero, ayun, may kakilala ko. Tapos at that time, mag-i-invest sa summit na. Tapos gusto nila kumuha ng perspective ng sa NFT. Mm. So, ayun, ako yung kinuha nila for that. Kasi at that time, early around March, March, April, NFT, wala pa gano'n eh. Mm. So, parang within their reach lang, kaya nila ako kinuha. Ayun, which is nagulat din ako kasi at that time, parang ano pa lang ako noon, parang hindi ako sanay sa mga talks na alala ko yung ginagawa ko yung presentation ko doon. Two weeks ko ginagawa. Hirap na hirap talaga ako. Tapos parang nagsisisin ako, gusto ko na mag-back out. Tapos hindi na ako nagre-reply sa mga email nila kasi gusto ko talaga mag-back out. Pero wala eh. Ang best advice na nakuha ko doon is every time na magpe-present ka, huwag mong isipin na para sa iyo 'yun, kundi para sa mga taong matutulungan mo. Totoo. So after ko parang okay, sige, gagawin ko na 'to. Kahit bonus pa ako na hindi pa marunong mag-present, hindi pa marunong mag-talk. So ayun, magandang experience din naman. 'Yun yung pinaka magandang ano eh, no, para matuto ka ng skill is yung biglaan or para talaga mapilitan ka, no. Oo, totoo. May mga times na parang may nakuha akong opportunity na parang, ala, hindi ko naman ginagawa to, pero sige, go tayo. Kasi parang feeling ko, parang minsan kulang din ako sa discipline. Parang kailangan ibang tao pa magdidisipline sa akin. Parang mapipilita ka kasi kapag merong taong, naglo-look forward sa gagawin mo or kailangan mong ipasa, parang pipilita ka. Pero pag sa sarili mo, hindi mo magawa minsan. Kaya sabi ko, sige, go na rin. So, doon ka na rin, parang nabuksan na rin yung field mo doon as about crypto na ano, parang doon sa Investa Summit or nag-crypto ka na noon before pa?
Ang ginagawa ko lang noon is ano, NFT art lang talaga. Mm. Na buksan lang talaga yung parang path ko sa pag-crypto nung nag-bear market na. Baliktad. Oo, kasi doon na tayo na ano eh, nakakako. Ayun, sobrang ano noon, sobrang traumatizing noon sa akin to the point na tuwing binubuksan ko yung Twitter, tuwing binubuksan ko yung Photoshop, nakakaramdam ako na parang sikip sa dibdib. Anxiety pala yung trauma pala yun. So, parang ano, nahirapan ako noon mag recover na magiging artist pa ba ako, kakayanin ko pa ba ulit. Mm. Tapos noon, hindi ko, kasi crypto, ano siya eh, very volatile. So, alam mo yung mga market phases, alam mo yung cycle. Kasi pag hindi, kasi akala ko before, pataas lang yun eh. Oo. Sobrang beginner talaga eh. Oo. Tapos sobrang euphoric pa kasi bull run. Hindi ko alam na iba pa pala yung bull market, tapos may bear run pa, may bear market pa. So, parang nung time na yun, sobrang euphoric, tapos biglang bumagsak. As in, euphoric din yung pagbagsak niya. Tapos parang sabi ko, kailangan ko itong matutunan kasi parang nasabi ko sa sarili ko, dito lang sa crypto magkakaroon ng chance yung isang digital artist na tulad ko na maging prominent. So, tsaka marami na rin ako naging kaibigan eh. So, parang sayang naman kung bibitawan ko doon, mag-go na ako. So, ayun, inaral ko talaga, nag-aral ako mag-trading, natuto rin ako mag-DeFi. Tapos, ayun, hanggang ngayon, kahit walang tao gan sa crypto, dito pa rin kami. Kapag nag-bull market ulit, happy na rin. Happy lang. Oo, happy lang. At least nasabi namin na nag-stay kami kahit through thick and thin. Parang ganun. mga naipit na nag-stake, mga ano, bigla. Yun ako eh. Oo. Naka-stake ako habang bumababa na eh. Tinitignan ko nila yung pera ko eh. So, di ba parang, ano, parang kung hindi ka talaga aware dun sa nangyayari dito sa crypto, paano mo isa-save yung sarili mo? Kahit ang purpose mo pa is pagiging artist, parang kailangan mo pa rin, ano eh, alamin yung environment na ginagalawan mo. So, ayun, kaya ako siya inaral talaga. Important yun eh, yung fundamentals para kahit papano, naiintindihan mo kung paano nag-work yung bagay. Kasi pag hindi, parang mahirap din yun eh. Parang maano ka ng bulag eh. Na... Totoo. Kahit saang field naman siguro. Kahit saang field. Oo. Ano yung pala yung na-hack sa'yo yung MetaMask mo dati? Or parang ano? Buong wallet ko dun, na-compromise yung desktop ko, buong desktop. Ay, grabe. Intindi naman nung hacker na yun, parang... Oo, lahat ng wallet na naka-install sa desktop ko. And sobrang, ano yun, akala ko nga, try na ako sa puso. Tindi hata yun. Oo. Tapos, hindi lang naman yung nawalang fun sa akin yung kinalungkot ko. Yung buong yung ano mo. Oo. Collection. Oh. Tapos up until now, ginagamit pa rin yun ng hacker. Tinitignan ko minsan. Nag-claim siya ng tokens. Diba, merong airdrop. Tapos, alam mo kapag luma yung wallet, meron laman, merong ano dun. So, ayun, kinukuha niya yun. And wala na akong magagawa. Ayun. And yun pala. Tapos, dahil nando ko na sa parang field din, na talagang nando ka na talaga sa field na nando ka sa trading, alam mo yung in and outs, yung fundamentals. So, dito, parang dito na nag-evolve ba yung pagiging, pinurso mo na yung pagiging content creator on Web3 and blockchain? Oo, actually. Kasi parang naisip ko rin na, may quote ako nabasa na artists are not content creators. Tapos, inisip ko yun. Kilala mo na yun. Hindi na natin sasabihin yun. parang naisip ko na parang totoo na hindi kasi tayo sanay. Pero it's a new medium eh. For you to elevate yourself. And ako, since maliit lang naman yung circle ng crypto, maganda rin naman yung innovation. And ang... Before, parang gusto ko sana i-promote na ano eh, may way para hindi ka maging starving artist. So, pero ang hirap pala no kasi it's a matter of perspective eh. Kahit magbigay ka ng info about it, if hindi nila nakikita talaga yung sarili nila na ano,
mahirap talaga siya ipilit eh. Pero nag-stay ako dito sa crypto as a content creator para na din if ever in the future we see it as a hedge nga for what is happening sa upcoming recession, sa inflation, di ba? Merong makakatulong sa kanila. So it regardless pa if it's art, DeFi or trading, di ba? So ayun. Yun yung inano kong path. Kung di nyo natatanong yung si Marso, pagka chinek nyo siya sa Web3 scene, andiyan siya sa Only, sa na-feature nga siya nung sa Smart eh, yung parang Filipino artist in NFT, Filipino NFT artist, yan, Crypto Art Week Asia, NFT NYC, Art Fair PH, and Minto yung pinaka-latest. So sobrang nandyan sa kung saan-saan siya pumunta, nandyan siya. So, magsasawa na kayo. Ako masawa na. Andyan siya kahit saan kayo tumingin. Kasi talagang pinossession niya yung sarili niya dito pa lang. Kahit bear market, kahit lahat ng tao hindi na naniniwala sa crypto, nandito pa rin siya. And ayun yung maganda doon. Kasi ang nakita ko dito dun sa NFT art and dun sa traditional art, hindi siya nagkakalayo eh. Actually, hindi nga sila magkaiba eh. Ang ano lang, advantage lang ng NFT art is may record ka and may proof of authenticity ka na ano, 'di ba? Na nandun siya sa smart contract. And yung value ng art, hindi siya bumababa based on the project and yung community na parang based dun sa project. Tumataas pa rin yung value niya based dun sa artist, sa personality and sa projects niya pa na gagawin. So, yun yung magandang napasok na yung art-centric market na hindi kaibahan dun sa traditional market. Totoo. So, ano yung parang na-envision mo in the future? Kasi, andito na tayo, na in-adapt na nga rin ng Art Fair PH yung ano eh, yung NFT scene eh. So, in-introduce na nila this year pala. So, ano yung na-envision mo ngayon pag yung development of art scene? With NFTs? Actually, parang another way lang siya to, ano eh, parang i-protect din yung artist. Kasi usually what happens in the traditional scene, binenta mo yung painting mo, wala ka ng royalty. So, hindi mo na alam kung kanina siya. Iba, binenta mo siya 10,000. Then, after 7 years, tumaas yung value mo as an artist. Then, itong mga collectors na nakakuha ng artwork mo nung 10,000 pesos pa niyan, ma-upscale nila yun kasi tumaas na yung value mo, pwedeng worth 1 million ka na nun. So, they can sell their artworks ng 1 million, pero ikaw wala kang cut. So, ang kinagandahan ng NFT is, matatrack mo kung sino yung bumili, kanina nila binenta, kailan nila binenta, kailan nila binili, at pwede kang maglagay ng royalty. So, let's say 10% ng royalty. So, nabenta mo siyang 1 million, kunwari. Eh, nabenta ni buyer ng 1 million. So, magkakaroon ka pa rin ng 10%. Yun yung isang kinaganda ni NFT. Pero, hindi ko lang sure kung magma-manifest din talaga yung traditional scene to NFT. Kasi una, it's different market eh. Kumbaga, yung mga tao sa NFT, iba yung hilig nila compare sa hilig ng mga tao sa traditional scene. Kumbaga, meron pa rin mga standards na pinapasok. And di ba meron nga kasabihan na parang kung gusto mo mag money laundering sa mulalagay sa art. Diba? So, hindi rin natin masabi, di ba? There are ways eh. So, ayun. Ang nakikita ko lang siguro when it comes to NFT, kasi NFT, hindi siya solely art. It's just another medium para magkaroon ng track record or mapatent yung gawa mo. So, it can, sa akin, parang it's just another technology, another medium para, halimbawa, pwede siyang ilagay sa mga products, pwede siyang ilagay sa mga concert tickets. So, I guess, sa future, it will be the same siguro pagdating sa mga certificates, pero when it comes na yung traditional scene, solely, switching to NFTs, parang hindi ko pa siya nakikita. Gets.
iba rin kasi yung prestige na parang painting to. Iba pa rin, oo. Intangible eh, parang nakikita na hawakan. Iba pa rin yun eh. Hindi mo matatanggal yun sa traditional scene. Totoo, totoo. And ito nga, dahil nga parang ikaw isa sa naging influencer and dun sa crypto space and Web3 space. Paano mo nahati yung pagiging authentic and yung pag kunwari sponsored content? Kasi meron dito yung hype marketing na talagang rampant lalo na sa social media without parang syempre sponsored ka eh. And being authentic dun sa ano, parang gumagawa ka ng organic content. Challenges and differences nun. Kasi pwede kang sponsored pero may mga bawal kasi biya parang ganun. Or parang pwede kang sponsored pero hindi kayong i-hype mo siya agad-agad na parang ganun. Okay. So, depende kasi yun sa usapan eh. Like, meron yung mga goals, meron yung mga ano, stick sa branding, kumbaga bawal mo to sabihin, bawal mo to ipakita, kumbaga, ba, lalabas ako sa isang content, bawal ako magsuot ng t-shirt na may nakasulat na Nike or merong brand na ito. So, mga ganun. Hindi naman siya gano'ng mahirap kasi usually kapag hina-hire ka for content, ibig sabihin, gusto nila yung the way nung pag-present mo and yung personality mo rin sa contents mo. So, hindi naman siya parang mahirap na parang maging authentic pa rin. Pero siguro in terms of pag-i-influencer and being authentic, yun ang mahirap. Kasi minsan gusto ko lang mag-post ng memes. Hindi mo na magawa kasi naiita mo. Nakikita to ni ano. Baka sabihin, ano tayo, medyo burikat. The design is very burikat. So parang, yun yung isa kong naging struggle na parang medyo nami-miss ko yung mga times na, alam mo yun, mga humble beginning sa parang, dati, kung ano-anong pinagpo-post ko, okay lang. Pero ngayon, kung mag-post ako uli ng gano'n, i-judge na ako. Parang gano'n. So, ang isang takeaway ko lang din siguro sa gano'n, kasi parang, nung last year, trinay ko uli ibalik yun eh. Pero syempre medyo ano, toned down na yung mga memes na pinag-share ko. So, parang ang take ko doon, is parang may mga taong mas deserve pa yung version mo na yun. Na makulit ka and hindi lahat ng tao deserve yun. So parang mamimili ka lang talaga ng tamang circle. Kasi you cannot please everyone eh. And if you're trying to protect something, especially your image, your private life, then hindi mo talaga pwedeng i-share yung mga bagay-bagay na yun. Kasi it doesn't really matter. What matters is, sinishare mo siya dun sa mga tao nagmamatter talaga sa buhay mo. It's either your family, your friends, and etong social media is just a facade talaga eh. Parang you're just trying to put up a brand, trying to put up a face of who you want to be perceived. And ayun, it doesn't really matter sa mga taong nakakita. Usually, hindi naman talaga nagmamatter. Like, totoo yan. Pag nag-share ka ba ng sad boy moments mo, BBM ka ba ng mga yan? Hindi. Parang may chismis lang sila. Ah, malungkot to. Parang. So, yun lang yung takeaway ko doon na even though a part of me na parang it removes yung parang freedom to do anything, parang at the same time, na-appreciate ko yung mga tao na I can share those private moments and it makes it special. Yung mga jokes, mga kakulitan. Actually, may second account ako, 200 na tao yun. Lahat na nandun, kung kilala nyo, si Elaine. Kung kilala nyo si Elaine, kilala nyo yun. Ayun. Alam nyo na, tunay tas na ano pala, nag-filter ka. Kunwari, may lalapit sa'yo, fini-filter mo ba yun? Parang kunwari, against sa principles mo, against sa ano mo. Or hindi ka tumatanggap agad-agad ng ano, kunwari may partnership? Oo.
syempre inaano ko rin yun kasi nakaanin sa branding mo eh. Pero minsan it depends sa goal, let's say na parang may sabi-sabi itong taong to may ganyan ganyan, so pero you know na you're just aiming for the business side, so hindi ko naman siya pino-personal ganun. As long as we're good, hindi na makita i-judge maliban na lang kung hindi ka naging good sa akin, di ba? So hindi naman ako quick to judge. Pero at the same time, if hindi ko gusto yung parang gustong gawin ng brand, let's say, usually sa TikTok ganito, hindi ako tumatanggap kapag papasayawin nila ako. Hindi talaga. Hindi ko talaga gagawin yan. Okay lang yung mga template ba yung pusa ako magsasaya. Pero pag ako, hindi mo ako maasahan dyan. So, may mga ganun. So, may mga ganun talaga. Parang gusto may mag-a-approach na ganun. Tapos, ganun yung gusto nilang ipagawa. Talagang ganun talaga. No? May side talagang ganun. Oo. Kaya kailangan mo din i-ano kung anong comfortable sa'yo. Kasi pagsisisihan mo yan. Oo, totoo. Pagsisisihan ko talaga yan. Pag sumaya, feeling love. Diba ka ganun? Oo. Sa akin, okay lang pag price is right. Hindi, joke lang. Joke lang. Mahirap din yung ganun eh. So ano, tawag dito, nando ka na nga sa spotlight if ever, pagka ano, how do you handle criticism and yung negative feedback kasi nasa public eye ka na pag ganun? Actually, nung mga una, nirarant ko pa yun sa Facebook. na parang nakakainis, ganyan, akala nyo, basta yung mga ganun. Tapos na-realize ko na parang, sa huli, mapapagod ka na lang na pansinin yung mga, especially yung mga negativity. At first, parang sobrang anxious mo. Parang right now, kasi nag-start ako ng YouTube ko, tapos ang content ko is trading and it's in partnership pa with YGG. So parang sobrang ano nun sa akin, pressuring. At the same time, beginner pa lang naman ako, hindi naman ako sobrang trader. Parang iniisip ko, i-judge nila ako kasi mali-mali yung mga pinagsasabi ko kasi mahalata nilang bonax ako, parang gano'n. pero in reality, kumbaga, itong mga nagko-comment na to, hindi naman sila nagmamattered, ko naman kilala yung mga yan eh. So parang, mang-trip lang sila, sabi sila lang masama sa'yo, pero pagkatapos nun, wala na, hindi ka na nila maalala. And it's up to you how you react. Kasi, hindi naman natin control yung mga bagay na ginagawa ng tao, kundi kung paano tayo mag-react sa ganun. And it's just a waste of time if you let them win. So, if you let, kapag na-hurt ka, it means you're letting them hurt you. So, parang, ano ba yun sa'yo? Hayaan mo ba yung isang sinabi na, ang pangit mo? Parang gano'n, may mag-comment sa'yo, ang lalag gilagid mo, man. May gumanon sa'yo. Tapos may isip ko, syempre, totoo yun, hindi ko naman mababago yun eh. Pero, ano pa nga ba, di ba? Parang, next time, makikita mo ulit gilagid ko. Ang kulit yung mga gano'n eh. Pagka, parang mga wala talaga magawa sa buhay, usually yung gano'n. Or, minsan troll account yun eh. Oo, actually. Troll account sila. Hindi sila nagpapakita ng sariling mukha or account talaga. Oo. Ang sarap friend minsan sagutin eh. Facebook eh. Minsan may ganun akong ano eh, parang sinasagot ko sila. Pero yung pabiro na, balas. Sinagtitripan ko rin sila pagka nang babash. Totoo, ganun lang. Pag ibalik mo lang, minsan nakakainis talaga yung nakapikon yung comment. Eh, hindi ko na lang minsan dinidelete ko na lang. Lord, para makalimutan kita. Pero yung gano'n. Pero ano yan, ha? Isa sa first sign na sumisikat ka na. Pag may hater. May basher ka. May mga ganun eh. Oo, parang it's something to celebrate kasi finally merong nag-criticize. So, hindi lang yung mga umuo. Na ikaw pa yung na pagka-diskitan, eh, no? Sa dami-dami niyang pwedeng panoorin. Oo. Ibig sabihin, ano na, umabot na sa kanya. Yung mga ganyan. Oo. Pero marami pa rin natatakot sa ganun, ha? Kaya siguro, yung mga tao, hindi sila nag-show up or pinupush nila yung sarili na kasi nga natatakot sila ma-judge. And in kahit ano pa ang gawin mo, kahit mabuti pa yung ginagawa mo, kahit masama pa yung i-judge at i-judge ka. So, might as well just do it. Kasi at the end of the day, what matters is yung judgment mo sa sarili mo. Ayun.
Eh, totoo. Tapos ito kasi, parang pagka nagkaroon ka na ng influence, dito na nabubuo yung parang community eh. And doon nag-evolve yung parang, doon ka na nag-re-reap nung ano yung tinanim mo, parang ganun. Minsan organic, minsan talagang, usually pala organic yung nagiging community. Ano yung usual, ano yung gusto mong maging community pag na-evolve yung doon dahil sa influence mo? Actually, hindi ko pa naiisip yun kasi minsan parang hindi ko pa rin matanggap. Parang ayoko tanggap eh. Kasi parang may social responsibility ka kahit pa paano. Miso. Yun talaga yung social responsibility talaga yun. Kaya nga hindi na ako nagpo-post gano'n ng mga anong eming memes. Pero siguro ano, kung magkaroon ako ng community, gusto ko yung parang may matitreat nila ako as a friend, hindi yung parang uuntaas na tao na ito. Hindi ganun. Gusto ko lang na ano, syempre tao ka lang naman. Gusto mo rin mag-grow kasama sila kasi you guys help each other. So, if ever maka-form ako ng community, siguro like-minded people, optimistic, tsaka ano lang, tulungan, parang ganun. One goal in mind. And when it comes to kung anumang topic yon, siguro right now ang community ko kasi mostly sa crypto kasi dito na talaga ako nag-revolve. Pero nakaka-miss din yung ano community sa art, pero parang I feel like na lost touch ako doon. So ayun, siguro a mix of that. Ayun. Kasi ang isa ring naging struggle ko is parang ano, kapag alam mo yun, merong ano eh, parang judgment na kapag may iba kang ginagawa aside art, hindi ka na artist. Parang ganun. May parang ganun kang ano. Oo. So, parang, ayun, binabalance ko pa rin siya. Ayun. Pero gusto ko rin na parang makita pa rin ako ng tao as an artist. Hindi lang, ano, someone na crypto girl. Parang ganun. Ayun. Pero iniisip mo ba someday magkaroon ka ng solo show na ano? May gusto kang i-formulate na ganun? Oo naman. Actually, tatry ako mag-venture out sa traditional. Nahihirapan lang ako ngayon mag-time manage kasi ang daming ganap. And ayun, wala rin akong pwesto kasi dito mag-paint, may pusa ako. Tapos mamaya, ano niya. So parang nagtatry ako na parang ano ba, digital print, tapos talaga ako na lang ipipaint ko na lang, or gagawa talaga ako painting from scratch, pero meron akong pusa, baka maano niya yung, baka malagyan siya ng mga pintura. So ayun, may mga ano pa rin, parang restrictions when it comes sa environment, pero hopefully, kasi iba talaga yung prestige ng ano eh, ng local scene, ng traditional scene eh. Ayan. Ito random lang. Tinatanong ko rin to kasi minsan sa mga yung taong may nakikita ko may tattoo. Tinatanong ko ano yung meaning ng mga tattoo nila. Ilan ba yung ano mo? Ilan ba to? 1, 2, 3 Madami-dami na. 5. Ang pinaka ano first mo diyan na ano? Etong rose. 18 na ako niya, alam mo na. 18 roses. Sobrang bad. yung mga generic muna, ano? Oo. Generic tat. Tapos, mga naging meaningful sa akin, itong match. Ayan, sinasabi nila toothpick daw. One toothpick. Itong, ano, skull. Memento mori. Tapos, itong pangalan ko. Na may M4, baliktad na R50. Ayun. Hindi ka naman pinagalitan nun. Siyempre pinagalitan tayo. 18 pa lang ako nun eh. Sobrang bata pa yan. Oo. Pero ayun. Ano yun, talagang decided ka na nun? Oo. At talaga? Rebelde kasi ako. Rebelde ako nung bata. Napapuhi mo, ano sabi mo lang? Nakita ba agad? Hindi. Nakita. Tapos sabi, yan. Eh, namamaga pa. Sabi niya, hen na yan. Allergic reaction. Tapos, mga 2 weeks, hindi na nabura. Ayun na. Nalaman na to. Tapos, okay lang. Okay lang naman. And since sa trabaho naman ng artist, hindi naman, ang ito eh. So, hindi naman nag-matter. Tapos, nadagdagan na. Oo. Actually, masakit siya para sa akin. Kasi, may,
ano, may tattoo ako. Ganun pala yun, bawal ka pala magpatattoo ng puyat. Mm. Kasi ire-reject ng ink yung sa yung balat mo. Hmm. Ay, ire-reject ang balat, ng balat mo yung ink. So, mas mahirap, ididiin pa. Parang so, nakailang balik siguro yun. Oo, which is unsakit. Unsakit. Hindi pa ako lina kapag patato. Hmm. Pero ang plan ko is parang once or dalawa every year. Eh, para lang mapag-isipan ko talaga kung ano yung gusto ko ilagay. Kasi, nililayout mo din dito. Oo. Tsaka iniisip ko talaga yung, like, yung meaning kung bakit siya ba dito. Kasi wala eh, forever. Forever na yan nandyan eh. Oo. Pero ano, pati yung bawal ka yung pag nakainom kasi mas madugo. Ah, talaga? Oo. Hindi ko alam yan. Sinabi din sa akin nung artist. Itong, ano, kasi pagka nakainom ka, Siguro sa circulation ng blood, 'di ba, parang buhay na buhay yung ano mo. Katawan mo. Ganun pala 'yun. Siguro pag tinusok, siguro mas masirit 'yung ano, sabi. Or mamamaga, no? Oo, namamaga. Baka depende rin sa tao. Ayoko naman i-try kasi wala ka pa dito. Hindi ka pa dito. Ito pa lang. Ah, okay. Medyo nasabihan na ako niyan eh. Noon pala. Partida minimalist ba? Hindi pa 'yan 'yung ano. Tapos ito na. Going back doon sa ano, sa pagiging social media influencer mo and yung artist. Ano usual yung mga generic na tanong na pampatapos eh. No? Ay usual na ano, yung parang ano dapat gawin first hand. Ayoko advice yung sabihin ko kasi i-rephrase ko kasi usually yun is last eh. Ulit nga yung tanong. Ano yung dapat gagawin ng isang, kung gunari, gusto mong maging aspiring influencer, ay, content creator and artist. Ano yung usual na dapat gawin to be seen, to be, ano, to be noticed, mga ganyan? Okay. Sige. Ang sa akin, una is yung parang disiplina ng kahit ano pang ano to ah, kahit hindi siya influencer or artist, kung ano man practice to, una is yung disiplina and sacrifices na dapat mong gawin. Kasi usually, ino-overlook natin yan eh. May mga tao na gusto nilang maging artist pero ayaw nilang gawin yung work. Na parang everyday kailangan mong gumawa ng art, everyday kailangan mong mag-improve, kailangan mong aralin to. Kasi if you're trying to put up something, lalo na in this modern day, hindi ka lang basta stuck dun sa craft eh. Meron ka rin ibang dapat gawin, like yung pag-advertise, pag-brand sa sarili mo. And if you really want to make it, you'll put on the work. So, I guess ang ma-advise ko is yung pagiging immerse and yung pag-alam, yung pagiging disiplina mo. Kasi kahit ano pa yan, kung hindi mo kayang disiplinahin yung sarili mo right now, paano mo siya gagawin? Di ba? So, in any other way, if hindi mo kayang disiplinahin talaga yung sarili mo, hindi mo magagawa yan. So, kailangan maging dedicated ka. Kailangan alamin mo yung mga sacrifices and okay ka ba sa mga sacrifices na yun to get what you want. Mm. So, ayun. Yun ang ma-advise ko. Know what you want. Know the sacrifices and know if you're able to discipline yourself to get what your dream is. Kasi if you can't do the work, someone will ask you to do it for you. So yun nga yung mahirap, di ba, yung sa employee, di ba? If hindi mo kayang trabahuin sa sarili mo, hindi mo kayang maging disiplina, may ibang taong gagawa niyan para sa iyo. Ididisiplina nila para gawin yung trabaho na hindi mo gusto. So, ayun. Sa akin, dagdagan ko lang, ang ganda kasi nung parang yung point na yan, na yung parang discipline and yung kailangan mo to put to work. And yung, ito yung minsan, kasi kahit gawin mo lahat, pag wala kayong hunger or parang yung uhaw to improve and to make it. Kasi pagka wala yun, parang yung intention mo, ano eh, parang kulang pa rin. Kumbaga, totoo. Kahit hindi siya ganun lagi na may uhaw ka,
Pero pag na, na-connect mo siya dun sa disiplina and tuloy-tuloy mo siyang gagawin, yung long-term plan mo, yung long-term goal mo, hindi na lang siya short-lived kasi nga andun yung uhaw, andun yung passion, andun yung why mo. And yun, gusto mo talagang makapunta dun sa point na yun. And kahit ano, hanapin mo yung uhaw mo sa gusto mong gawin. And isa din yun mag-fuel din kasi to pursue things, kahit ano pa yan or kahit ano pa yung gusto mong gawin. Yun. Tapos, yun nga. Yung parang, ano. Kasi minsan, kahit ako, wala akong uhaw minsan eh. Gusto ko lang tuloy-tuloy yung ginagawa, consistent lang. Pero pagka wala nga yung uhaw to be there na gusto mong goal, di wala din. Hanggang doon ka lang din sa stage na yun. Nagiging stagnant ka na. Mm. Isa ding struggle yung ano eh, parang kinocompare mo if financially capable ka ba or hindi. Pero may advantage and disadvantage din yun eh. Kasi minsan, ang kailangan mo lang puhunan is ano eh, pangarap, gutom, tsaka creativity. Kayang-kaya. Kasi may mga taong nagawa kahit wala sila ng mga connection, mga network, which is advantage ng financially capable, merong magsasalo sa kanila, syempre less ang problema, pero wala sila nung creativity and diskarte na meron yung mga taong wala. So, nasa tao talaga yan kung paano niya gagawin. Kasi naalala ko yung, nagkakanto kasi kami ng mga kaibigan ko na parang, dati, ang walang-wala kami, ang puhunan lang namin is yung, ang meron na kami is pangarap tsaka yung gutom na maging better. Pero ngayon parang bakit naghahangad kami ng something na bigger sa kung anong meron kami, eh parang hindi pa kami, bakit parang hindi pa kami blessed kung anong meron kami ngayon. So parang na-realize ko, oo nga, no, nung mga panahon na yun, ang meron lang tayo is yung pangarap tsaka yung gutom na iangat yung sarili mo na maging better ka. Pero ayun, siguro at times din kailangan din natin nung gratitude para ma-appreciate yung mga narating natin. Kasi minsan, kapag umusad ka na, nakakalimutan mo yun. Tapos parang nahuhulog ka na rin sa trap na, wala, hindi ako worthy, hindi ako magaling. Pero ang totoo is, hindi ka lang tumitingin dun sa napagdaanan mo na. Totoo. Ayun. And yun nga eh, parang, pag nandun ka sa comfort zone mo, yun eh, parang, ang sarap kasi sa comfort zone eh, na nandun lahat, financially capable and lahat. Buhay ka, kaya mo mag-survive. And yun nga, pagka hindi ka umalis sa comfort zone mo, yun yung advantages nung talagang walang-wala or ano. Talaga, wala na silang, they have nothing to lose eh. Parang anything, ano, but up na lang kung talagang i-risk na nila eh. So, yun yung parang feeling ko naging advantage nung talagang gusto i-pursue yung gusto nila sa buhay. Versus dun sa nasa comfort zone, nakala niya tuloy-tuloy lang niya mamimake niya na yung ganung path na gusto niya, na hindi naman nag-work lagi yung ganun. So, kasi nagiging stagnant na dun sa something comfortable, tas parang natatakot ka na mag-make move kasi nasanay ka na eh. Pati ano, feeling ko yung lalo na yung mga parang may kunwari may isa din sa ano, yung downfall nung may mga influence na siguro yung ayaw nilang magkamali or parang ayaw nilang malabelan as parang ma-disappoint yung mga tao na nakatingin sa kanila. And in fact, feeling ko ano lang yan, lilipas lang din eh. And yung talagang titignan mo pa rin is yung sarili mo eh. Totoo. At the end of the day. Naging problem ko rin yan. Pero natutunan ko na perfection is procrastination in disguise. So, nagpo-procrastinate ka kasi gusto mo, hindi mo siya ginagawa kasi gusto mo maging perfect. Pero nagiging form of procrastination pala yun kasi wala kang nagagawa, wala kang natatapos. Kasi natatakot ka umalis dun sa comfort zone na lagi kang tama. So, ayun. Yun nga, yung puro panay-drawing ka ng drawing tapos di yung ginumula. Kaya yun, di na talaga to drawing. And anything you want to promote, Marso, feeling ko naman marami kang ganap ngayon. nakakaiya. Siguro
If you guys are into trading, just follow me on YouTube. It's @HelloMarso. So, ayan, it's partnered with YGG. Gagawa kami ng show where Marso versus Bitcoin, an active trader versus spot investing lang siya. It will go all throughout this 2023, and let's see kung matatalo ko ba si Bitcoin. And if you guys are into art naman, you can follow me on Instagram. It's also, it's Marso63. And sa Twitter, it's also Marso63. So, ayun lang. Thank ayun. You. Ayun, thank you Marso sa lahat ng ideas and yung thoughts. Dahil ang dami ko rin natutunan today. And nakatuwa kasi yung perspective of being a content creator. Medyo hindi ko pa alam yung world dun eh. Kaya at least ngayon medyo may ano na ako, may background na ako to handle something, yung mga ganun. And yung mga challenges na pwede kong i-face. And nakatuwa, lahat ng sinabi ni Marso ilalagay ko sa description box dun sa Spotify. And yung links niya and yung socials andun. And for more updates, feel free to follow Dina to Drawing Podcast on Twitter, Facebook, IG. And gumagawa na ako ng YouTube ngayon. So, siguro yung video, yung full video, i-upload ko na doon. And pag nag-IG story kayo, please do tag yung Dina to Drawing para ma-mention ko kayo. Kasi minsan hindi ko na ma-mention kasi hindi nakatag. And sana itag nyo kasi para may traffic ako. Pag niya kalimutan yan, guys. Uh-oh. Your fellow artist. Oo, baka naman. And ayun, salamat ulit Marso sa pag-unlock sa as being guest. And hopefully yung mga drawing niyo sa buhay, hindi niyo na i-drawing talaga. Kulayan niyo na siya. Yun. Right.